ang paglikha ni kabunian sa mga tao. Sa hilaga ng Pilipinas, may mga kababayan tayo na ifugaw kung tawagin. May kwento naman sila kung paano nilikha ni kabunian ang mga unang tao sa daigdig. Si kabunian ang banghala ng mga ifugaw. Malungkot si kabunian sapagkat walang mga tao sa mundo. Isang araw, nagpunta siya sa bundok Pulo upang lumikha ng tao. Nilikha ako ng tao para mangalaga sa kagandahan ng paligid, sabi ni kabunian. Gagawa ako ng tatlong klase ng tao na iba't iba ang kulay ng balat, sabi ni kabunian. Naupo siya sa isang malaking bato at dumakot ng malambot na putik. Hinubog niya ang putik upang gawing tao. Inabot siya ng gabi sa paggawa ng unang nilalang. Dahil gabi na, ang dilim ay dumikit sa balat ng taong ginawa ni kabunian at umitim ito. Gabi na pala, sabi ni kabunian. Bukas na lang ako gagawa ng dalawa pa. Kinabukasan, madilim pa ay gising na si kabunian upang gumawa ng panibagong tao. Natapos ni kabunian ang ginagawang tao habang sumisikat ang araw sa silangan. Ang maputlang silahis ng araw ay tumama sa ginawa niyang tao at pumuti ito. Ginawa na ang nagawa ko, sabi ni kabunian. Kumuha uli ng putik si kabunian at gumawa ng panibagong tao. Mataas na ang araw nang matapos siya. Ibinilad niya ang ginawang tao at hinayaang matuyok. Nakatulog sa pagod si kabunian, na iwang nakapilad sa araw ang ikatlong taong ginawa niya. Nang magising si kabunian, ang pinatuyong putik ay naging isang taong kayumangi. Sa wakas, nakalikha ako ng tatlong tao na iba't iba ang kulay ng balat, sabi ni kabunian. Ang mga taong nilikha ni kabunian ang naging ninuno ng iba't ibang tao sa daigdig. Ang una, ang pinagmula ng mga itim. Ang ikalawa naman, ang pinagmulan ng mga puti. Ang huli, ang pinagmulan ng mga kayumanggi.